Hello, what's up? Kumusta po kayo sa Gaspar Vlog? Nandito na naman po ako sa inyong harapan, guys. Konting reaction lang po ito tungkol po kay Sir Francis Leo Marcos po. Ito po ay napakinggan ko po yung kanyang live, napanood ko po at isisingit ko lang po dito mamaya. Ang masasabi ko lang po sa kanya ay salute you, sir. Maraming salamat po sa mga tulong mo sa aming mahihirap. Maraming salamat po. Guys, alam ko po na napapanood niyo po siya. Pinapalo up ninyo po siya. At alam din ninyo na marami na po siyang natulungan. At alam din natin na marami ring basher sa kanya. Yung iba po dyan, grabe po, makapagmura sa kanya. Ang dami pong nagagalit. Hindi na lang nila hinayaan dahil tutulong yan. Walang kabayaran yung kanya pong pagtulong. Kusang loob niya po yun na tumutulong siya sa kapwa nating mahirap. So ngayon guys, pakinggan ninyo yung kanya pong boses, yung kanya pong sinabi. At mag-comment lang po kayo sa baba kung ano po yung masasabi nyo. Thank you. I'll see you. Ibang mga taong sumira sa akin dito, eh, pagsasama-samahin ho natin yan. Yung mga abogado ko na yan, maglalantaran ho yan. Lahat ho yan. Wala po tayong ititira. Gabayan ako ng Panginoon ko ano yung tama akong gawin. Pero as far naman yung mga abogado ko yung concern, uuwi ho rito yung aking asawa at talagang pagbabayarin sila ng minimum 100 million libel. Minimum ho yun. Uuwi ho yung aking asawa at talaga namang magpapailaw. Aho. Yun ho talaga. May sapat na hong ebidensya. Yung mismo kanilang pinagsasabi. Yung pag-atake ho nila sa akin. At sa aking mga, sa aking pamilya. Pero, sa tuwing gabing ako'y matutulog, hinahanap ko pa rin po sa puso ko yung salitang pagpapatawad. Ako ho'y naiisip ko na baka kaya nila yung ginagawa dahil gusto nilang maintriga. Sabayan yung pangalan ko sa aking kabiglaang pagsikat para sila'y kumita. Yeah, iniisip ko rin po yun. Pero hindi ko kaya ang abukirin at arukin ang pag-iisip ng aking may bahay. Unang-una ho, yung aking asawa ay Miss Universe, Crown. So masyado ho nilang tinapakan yung pagkatao ng aking asawa. Ganun na rin ho yung aking anak. Ngunit kung hinihingi ko ng pagkakataon na talagang maisakripisyo ko yung aking pamilya para mapaglingkuran ko lang kayo na yun naman ang gustong mangyari ng Panginoon, wala akong problema. Pero masisigurado ko lang mo, sabi ng aking mga abogado, ay lahat ho talaga. Nung vlogger na mismong tinira ho ako, ay pagbabayarin ho. At kung pwedeng ipakulong talaga, ipakukulong ko. Yun lang ho. Ngayon, kung ano yung akusasyon nila sa akin, eh dapat ay patunayan nila. Yung mga unang akusasyon nila sa akin na ako raw ay tauhan ng inchik, mafia, etc. Yun ho ay hindi nila kayang patunayan. May nilabas pa ho sila na ako raw ho ay nang-agaw ng lupa sa Ramon. Paano ko ho aagawin ng lupa na ako nagmamay-ari? Paano ko ho aagawin ng lupa na nasa akin ang titulo at ako ang may karapatan at ako ang nagbabayad ng buwis? Di ho ba? So, yun naman ho kanila ay meron na ho kaming kopya. At hinahanap pa ho namin sa YouTube yung iba. Nahanap pa ho namin sa YouTube yung ibang mga masasakit nilang sinabi. Hinihintay lang ho matapos at yung akin ho chip ng aking legal na si Attorney Florencio Anchubas at yung isa ka pang abogado, bali marami ho yan eh. Apat na law firm po yung hahawak sa kaso na yan. Bawat isang kaso, individual na tao, isang law firm po yung pahahawakin. Kung kaya ko kung mag-ubos ng pera para ibigay sa ating mga minamahal na kababayan, siguro kaya ko rin kung umubos ng pera para depensahan yung karangalan ng aking pamilya, especially ng aking asawa at ng aking mga anak. Yung trauma ho na inaabot ng aking anak ay hindi ho matatawaran.
So, you know, ihanda nyo yung inyong mga sarili at tayo magkikita-kita sa konti. Ihanda nyo mabuti. Saan kayo makakakita, pati kotse ko kinalkal na ang may-ari daw ay si ganito? Lahat ho nang nakita niyong sinabi kong akin ay akin. Naka-screen, naka-ano ho lahat yan, naka-save ho lahat ng mga pinagsasabi niyo. At regarding dun sa binabato niyo sa akin, ang aking nanang ay lalabas para matapos yung issue niya. Pero yung sinabi niyo sa akin na ako'y ganito, ako'y kriminal, ako'y maraming kaso, na trauma ho ang aking mga anak, hindi niyo na ho kayang bawihin yan. Bawat letra ho ng salitang binitawan nyo, ipagsusulit nyo yan sa batas. Hintayin ho natin. Proper forum. Pero katulad uli ng sinabi ko, mahal ko ho kayo, mga kaibigan, at tutulong po tayo hanggang sa kaya nating, hanggang sa kaya ko. Hindi, hanggang sa hindi natatapos to, tutulong po ako. Hinahanap ko pa rin ho sa puso ko yung salitang pagpapatawad. Pagdating ho ng aking asawa, titingnan ko kung kaya ko rin siyang kausapin para wag na hong palakihin yan. Ngunit, you know, hindi ko kaya sagutin. Ang masasagot ko lamang ho ay yung saga ng akin. Katulad nga ho ng sinabi ko, dapat kayo, meron kayong bayag at paninindigan. The moment na inaway niyo ako, natuwa po ako. Sabi ko, mabuti itong nangyayari. Why? Sabi nga, you have enemies? It's good. Why? Because sometimes in your lifetime, you stood for something you know is right. Kilala ko ang sarili ko. Alam ko kung saan ako nakatayo at alam ko kung ano yung ginagawa ko at higit sa lahat, alam ko kung sino ako. Pero ang tanong ko, kayo ho ba? Na ba nga bumabati ko sa akin? Kilala niyo ho ba ang sarili niyo? O umaasa lamang kayo sa isang kwento at mga gawa-gawang dokumento. Pero hindi ho bale. Huwag natin dito pagtalunan yan. Sa korte ho natin yan pagtatalunan. At isa lang ho titiyakin ko. Kung nakahanda akong ubusin yung pera ko para makatulong sa mahihirap, nakahanda rin akong ubusin lahat, pati karsonsilyo ko, para ipagsulit nyo yung mga salitang sinabi nyo. Sa mga followers ko, pipilitin ko pa rin hanapin sa puso ko yung salitang pagpapatawad. Huwag po kayong mag-alala. Ilalaan ko yung aking kalakasan para matulungan ang ating gobyerno, matulungan ang ating mamamayan, na makaraos dito sa epidemyang ating pinagdadaanan. Mabuhay po kayong lahat at magandang gabi po sa inyo. Mahal ko po kayo.